there, guys, and welcome back to our channel. This video is the second part of us learning how to speak like a Batanggenyo. On our first video, we already learned the expressions that most Batanggenyos use in their everyday life. And now for this video, I'll be teaching you the basic words that we use in our province every day. So let's start learning. Our first word is tubal. Tubal. Tubal means dirty clothes or used clothes. Let's use it in a sentence. Hoy, sabi ng inay kay maglaban na tambak na ang mga tubal. There you go. Tubal. Our second word is damusak. Damusak. You use this word when someone messed up with water. For example, they are washing their hands and the water just splashed everywhere. For example, ay sapo, tragis ka naman. Di ka naman magdahan-dahan sa iyong kilos. Ay nagdamusak ka na dyan eh. Damusak. Our next word is imis. Imis in simple Tagalog is linis or to clean up. For example, pagkatapos ninyong kumain ay mag-imis na agad kayo at nang hindi na nilalangaw. Ano pagkakapangkal ninyo? Imis. And this also brings us to our next word, pangkal. Pangkal means tamad or lazy. For example, pagkakapangkal ka ng batang are, bibili laang ng hawot kay kapiling eh. Pangkal or tamad. By the way, hawot is tuyo or dried fish. That's how we call it in our province, hawot. Some people even call it haot, haot. Our next word is sungaba. Sungaba. It means tripping over and falling on your face. Let's use it in a sentence. Talagang ikaw na bata ka, akit pa naog ka pa diyan. Pag ikay nagsungaba dyan, ikaw magagaruti ko pa. And that's how Filipino parents say it. And that would also bring us to our next word, garute. Garute means to hit someone. Filipino parents used to discipline their kids by hitting them on their butt using tambo, patpat, or sinturon. This kind of discipline made us the stronger kids that we are today. Our next word is babag. Babag means to fight. Nagbabag, nag-away. Let's use it in a sentence. Ma'am, nandoon ho yung dalawa sa labas, nagbababag ho gawa ng pogs. Babag. So since we use it, let's define gawa. Gawa ng. Gawa ng. This means because of. Gawa ng. For example, eh, gawa ho ng ano, gawa ng hindi ko naman ho naintindihan bago ako pang tatanungin. Gawa ako daw dapat ang may alam noon, hindi ko naman yun alam. Gawa ng. Next on our vocabulary is yakag. Yakag means invite or yayain in simple Tagalog. For example, Kapiling, bukas ho ay birthday ng itay, ay niyayakag ho kayo doon manang halian sa bahay, magluluto daw ho ng pansit. Oho, yakag. Our last word is utas. Utas means to die off. Mauutas, mamamatay. Let's use it in a sentence. Kalo ko ganun bata nga rin, mauutas ka tatawa eh. Let's put into practice what we have learned today. Nakakadami na naman ng tubal bago ako na naman ang maglalaba. Kita niyo ako laging nagdadamusak pag ako naglalaba. Hindi naman ako marunong mag-imis. Ako'y pangkal. At sabihin mo ng pangkal ay hindi ako makikipagbabag sa iyo. Lalabas! Ikaw na lang ah. Kuya, yakagin mo pa. Baka lang ako'y mautas ng inay kakagaruti gawa mo. Easy, right? And so that ends our lesson for today. I hope you picked up something new on this video. These words are really helpful when you wanna visit Batangas and want to sound like a real Batanggenyo. Thank you for watching this video and I hope you subscribe on our channel and hit the bell button to be notified when we have new vlogs on our channel. Thank you so much for joining me today. Bye!